Alright, next na abiso namin mga kabay, ito na po, no? Alam ko kanina pa po may mga nag-aabang sa atin, bagong quarantine at testing protocol na po tayo mga kababayan para sa mga umuwing Pilipino sa Pilipinas. Aba, makita po natin, naka-flash po sa ating screen. Ayun na po. So, screenshot niyo po yan mga kababayan dahil po yan po ang ating main discussion ngayong gabi, ngayong araw po ng Lunes. So, pakita natin, ha, yung first page natin. Asan yung first page? Ayan, yung first page natin. Alright. Yung pong bagong quarantine protocols, no? Alam naman natin na ang iba't ibang bansa po ngayon ay nilagyan po ng division ng IATF. Nalagay po sa green, yellow, at red list country. Ngayon po, isa-isayin po natin mga kababayan, effective po ngayong araw, November 22, ay magkakaroon po ng mga pagbabago, no? Yung pong mga quarantine protocols, especially po sa mga nakalagay sa yellow list country. So, unahin na natin, Partner Marlon, sa green list country tayo para sa mga Pilipino, no, na mga fully vaccinated. Okay, yung mga nasa green list country, yung po mga viewers natin ngayon from Saudi Arabia, Oman, ayan, kasama po kayo sa aming abiso ngayon, kaya tutok lang po kayo mga kababayan. Ito na po, green list country tayo para sa mga fully vaccinated. Number one po dyan, kung sakali po na kayo po ay may dala pong negative swab test result na may 72 hours validity pa hanggang sa araw ng inyong pagdating sa Pilipinas, no quarantine and testing upon arrival na po kayo. Okay, maliwanag po yan, ha? Para po ito sa mga nasa green list country po mga kababayan, kung kayo po ay merong dalang swab test result pagdating ninyo sa Pilipinas at merong 72 hours validity pa, hindi na po kayo required so mailalim sa quarantine. Yan po ang bago ngayon, na good news po yan. Pero ano naman, Partner Lester at Sir Marlon, ano naman ang protocol kapag ka hindi kami nagdala ng swab test result? Kasi nabigla, hindi namin alam na flight na namin bukas, hindi namin alam na may ganyan palang quarantine protocol, may ganyan palang protocol lang ang Pilipinas. Eto po, kung wala po kayo without, kayo po ay without negative RT-PCR test result, kayo po ay required sumailalim sa facility-based quarantine hanggang sa araw na ma-release ang inyo pong negative swab test result. In short, Partner Marlon, kapag wala daw silang swab test result upon arrival, no, sa Pilipinas galing sa green list country, parang magko-quarantine sila. Mas maganda, Partner Marlon, magdala na sila ng swab test before sila umuwi ng Pilipinas. Diba? Alright, and then self-monitoring until 14 day upon arrival. So ayan po mga kababayan, screenshot niyo po yan dahil mahalagang abiso po yan para sa mga kababayan natin mula sa Middle East na nasa green list country na. Okay, Partner Marlon, foreigner naman tayo. Kamusta naman yun sa mga foreigner, partner? So, next page, partner, next page. Okay, mga kapartner, tuloy-tuloy tayo. Foreigner tayo. Sa ating mga... Ito, partner, ito. Yan. Okay. Alright. So mga kapartner... Alright, foreigners tayo mga kababayan, na negative RT-PCR test taken within 72 hours before departure. So same lang, no, but kung kayo ay yung mga foreigner po, yung kanilang mga foreign husband, yung mga spouse nila na dayuhan, sakali man po na makapagpadala daw po ng negative RT-PCR test taken 72 hours bago dumating sa Pilipinas, no quarantine na rin daw, Partner Marlon. Also without a negative RT-PCR test. Sa foreigner, asan yung foreigner? Partner JP, pakita natin yung sa foreigner tayo. Sa foreigner na tayo. Alright, yan po yung sa green list country po yan. Paano naman, Partner Marlot, mga kababayan, kapag daw ito ay fully vaccinated, paano naman kapag ka ikaw ay partially or unvaccinated? Ano ang protocol ng mga uuwing mga kababayan natin na Pilipino galing sa green list country? Ayan, pakita natin. Ayan na, facility-based quarantine until the release of the result. Iko-quarantine ka, okay, and then sa ikalimang araw ng iyong quarantine, isaswab ka. Okay? Aantayin mo rin yan, Partner Marlon, hanggang sa lumabas ang resulta ng iyong RT-PCR, negative swab test result. So, asan na yung pakita natin yung unvaccinated. Asan yung unvaccinated, Partner JV? Pakita lang, yan, green list. Filipinos and foreigners, kung kaya po ay partially or unvaccinated. Ayan po ha, facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang negatibong swab test result ninyo. So, kailan kayo kukunan ng swab test? Sa ikalimang araw po, mga kababayan. Sabihin, 5 days facility-based quarantine ka pa pala, Partner Marlon, kapag ikaw ay unvaccinated or partially vaccinated. So, ayan po mga kababayan, ulitin ko po ha, yung pong mga nagtatanong kung
pwede bang umuwi ang mga Pilipino? Tinatanggap ba ng Pilipinas ang mga unvaccinated? Pwede po. Tinatanggap po nila yan. Pero sasailalim ko yun sa mas mahigpit na quarantine. Yun nga lang, nahaharang po. Mostly yung mga kababayan natin na hindi pa rin nakapasok ng Pilipinas kahit unvaccinated dahil nga sa eroplanong sinasakyan. Ayan. May mga eroplano po na nagre-require na kailangan fully vaccinated. Kaya nga ilang beses na rin po namin inuulit dito sa aming programa, kinakailangan po ninyong before ang inyong flight, araw-arawin nyo po talaga i-check ang mga latest quarantine and testing protocol ng mga airline company na inyo pong planong sakyan. Dahil baaring may pagbabago maganap, kinakailangan updated po tayo, mga kababayan. Okay? Tinatanggap sa Pilipinas ang hindi bakunado, pero ang problema, yung eroplano. So no choice ka. Pag kayo po ay unvaccinated, may mga eroplano na nagre-require ng fully vaccinated. Pag kayo po ay hindi nabakunahan, hindi po talaga nila kayo pasasakayin. Sayang ang ticket, sayang ang schedule ng flight. Okay? So reminder po ulit yan sa ating mga kababayan. Alright, happy watching po sa 140,000 viewers namin. Alam po namin na nakatutok po kayo ngayon. Alright, tuloy-tuloy tayo. Yellow list country tayo, partner Marlon. Doon naman tayo sa yellow list na kung saan kabilang po ang Malaysia. Ayan, ito na po mga kababayan. Good news po ito sa ating mga kababayan. Both Filipino at foreigner, ito na po ang bagong abiso ng IATF para sa kanila pong mga manlalakbay galing Malaysia o nasa yellow list country na uwi ng Pilipinas. Start po ito today, November 22. Go ahead, partner. So, Filipinos sa foreign vaccine, no? Mga partner, no? So, with negative RT-PCR test, taken within 72 hours before departure. And also, facilities based on quarantine until release of negative result. Ito mga partner, no? 3 days swabbing test, brother. Ka-partner Lester. And so, monitoring until 14 days from arrival. Okay, sa yellow list na tayo, partner JP, no? Ayan po, so ulitin ko lang yung explanation ni partner Marlon, mga kababayan. Kung kayo daw po ay galing po sa yellow list country at uuwi po kayo ng Pilipinas, start po November 22, mga kababayan, kung kayo po ay may pakitang negative swab test result upon your arrival po sa Pilipinas na meron pa pong 72 hours validity. Okay, mga kababayan, kayo daw po ay required na lang pong sumailalim sa 3 days facility-based quarantine. Okay, good news po yan ha. 3 days na lang po kayo sa ilalim sa quarantine. And then sa ikatlong araw po ng inyong quarantine, mga kababayan, doon po kayo isa-swab test po ulit. Ngayon, aantayin nyo po yung result by 1 day or 2 days. Ano na yan? Majority na yan, 2 days. Aantayin nyo yung result ng inyong swab test. Kapag po negatibo, diretso na po kayo home, uwi na. Okay, mga kababayan. Pero actually, partner Marlon, 3 days facility-based quarantine. So, pwede pang maging 4 days or 5 days ang quarantine mo kasi aantayin mo pa nga yung swab test, yung result ng swab test mo. Pero maganda po dyan, at least 3 days na lang kasi dati, partner Marlon, 5 days sila facility-based. Sa ikalimang araw pa nila sila isa-swab test. So, mas dadagdagan. So, more than 1 week pa sila sa facilities. Ngayon, 3 days na lang. Ngayon, 3 days na lang. Maganda talaga balita, partner. Oo, magandang balita po yan. So, 3 days na lang po ang inyong quarantine period, mga kababayan, kung kayo po iuwi ng Pilipinas. Alright, maliwanag po yan. Both Pilipino at saka foreigners. Okay? Alright, tuloy tayo, mga kababayan. Paano naman, Sir Lester and Sir Marlon, kapag ka wala kaming maipakitang swab test result? Kasi nga, hindi namin alam na may ganyan palang problema protocol. Yan. Oh, pagka hindi alam ni Marite, ni Kabayan, eto po ang inyong pang ang IATF protocol, mga kababayan. Kung kayo po ay galing sa yellow list country at hindi po kayo nakapagpakita ng swab test result upon your arrival sa Pilipinas, mga kababayan, kayo po ay required sumailalim sa facility-based quarantine sa 5 araw. Okay? And then sa ikalimang araw ng inyong quarantine, mga kababayan, doon po kayo isa-swab test. Okay? So, antayin mo pa yun. By 6th day or 7th day, bago lumabas ang swab test result, kapag negative, release na po kayo, mga kababayan. So, nadagdagan ng quarantine, partner Marlon, kapag hindi sila nagdala ng swab test result. So, maliwanag po yan, mga kababayan. Ha? So, nakita natin, naka-flash ba sa screen, partner JP? Yan na po, paki... para at least makita ng ating mga, no, kababayan. Mga kababayan. Kasi importante itong abiso ito, mga kababayan. Yes. Ha? Alright. Okay, pagka naman po unvaccinated tayo, paano naman, Sir Lester, kapag hindi kami nabakunahan dito sa Malaysia? I mean, tatanong na, booster shot ka agad. Masyado excited yung kanina. So, ito po, pag kayo naman po ay partially vaccinated or unvaccinated at planong umuwi ng Pilipinas, ito po ang quarantine po ninyo. Diyos ko Lord, 7 days.
Okay? And then sa ikapitong araw, doon po kayo isa-swab test. Antayin niyo pa po ng ika-8 day or ika-9 day, bago lumabas, kung sakaling negative po, ang haba ng quarantine, isang linggo mahigit, tsaka po kayo i-release kung sakaling negative. Okay? Pero wag niyo na pong i-focus itong unvaccinated. Dahil nga, yung mga eroplano, baka doon pa lang, doon kayo, hindi na kayo matuloy, hindi pa kayo makalapag ng Pilipinas. Harangin na po kayo pag hindi kayo bakunado. Kaya mas sure po, mas maganda, vaccinated na po tayo, yes, o fully vaccinated na po tayo, bago tayo umuwi ng Pilipinas. Okay, sana po, yay, makatulong po yung abiso na yun, mga kababayan, ha? So, dyan lang po muna kami mag-focus sa green and yellow. Yung red list country po kasi, mga kababayan, required talaga silang sumailalim sa 10 days facility-based quarantine. Pero may tatlong bansa lang naman po, o tatlo, o apat yata na bansa yun, Partner Marlon, ang nakalagay sa red list country. Pero ang pukusan natin, yung pong nandito sa yellow, dahil nandito tayo ngayon sa Malaysia. At ang Malaysia po ay belong sa yellow list country. At the same time, yung ating mga viewers from Middle East, nasa green list na sila, yung iba. Okay? Pero kasi may iba pang mga bansa, Partner Marlon, na wala pa sa green list doon sa Middle East, na kung saan marami rin mga Pilipino talaga doon. Pero ngayon pa man, mga kabay, yan pong abiso namin na yun. Sana po i-screenshot po ninyo at makatulong po yung advisory na yan para sa bawat isa sa atin. Alright, tuloy-tuloy tayo, mga kababayan, ha? Alright, share-share lang po at patuloy umiinit ang aming talakayan ngayong gabi ni Partner Marlon. Alright, tuloy tayo. Meron tayong paalala dito, Partner Marlon, ha, bago tayo pumunta sa ating international news. Okay. Ito po, paalala, hindi lahat ng OFW ay direkta daw pong makakauwi sa kanilang mga tirahan o probinsya. Kahit pa daw po galing ang mga ito sa green list. Aba, bakit kaya? Lagi daw pong tandaan, ha, na ang mga LGU sa inyong mga lugar ang huling magdedesisyon. Ibig sabihin nito, Partner Marlon, hindi porkit pinalaya ka na ng IATF na ikaw ay pwede ka na umuwi sa inyong tirahan, hanggang sa LGU mo, makakauwi ka na diretso. Depende po sa lugar ninyong iuwian. Kasi may mga LGUs po, may mga syudad na nagpapatupad ng quarantine protocol. Maaring doon, magpa-quarantine ka ulit. Before ka pumasok sa lungsod ninyo. Diba? Pero may nagtatanong kasi dito, sir, ang ganito po bang city, recommend po ba yan ng quarantine? So, hindi po namin masasagot yan dahil alam naman po, isa-isain po natin ang mga towns and cities mula Luzon hanggang Mindanao. So, mas maganda po na kayo po mismo ang mag-research sa inyong mga LGUs kung sila po ay nagre-recommend ng quarantine bago nila papasukin sa kanila pong lugar ang mga biyahero. Okay, yun pong aming mga re-recommend sa inyo. Partner Marlon, meron pa tayong Just Indian galing sa IATF. Go ahead, partner. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapartner sa ating mga balitaktakan sa gabi ito. Mga mayit na mga balita. So, okay mga kapartner, para sa ating Justin mga partner. So, IATF inaprubahan ang pagkilala ng mga National COVID-19 Vaccination Certificate sa mga bansang Austria, Kazakhstan, Singapore at UAE para sa arriving quarantine protocols at international travel. Ayan. Okay. So, magandang balita po yan, ha. Yung pong vaccination certificate ng mga kababayan natin na galing Austria, Kazakhstan, Singapore at UAE, aprobado na po yan ng IATF. So kung yung vaccination certificate nyo po, pwede nyo na po ipakita doon upon your arrival po sa Pilipinas. Acceptable na rin po yan. Pati po yung vaccination certificate natin dito sa Malaysia, pwede yan, Partner Marlon. So kailangan, pakita nyo rin po yung vaccination certificate ninyo as proof na kayo po yung fully vaccinated na po upon your arrival po sa Pilipinas. Tanggap po nila yung vaccination certificate galing dito sa Malaysia. Kaya wala po tayong dapat i-problema. Ano ang pangamba talaga yung credit? Yes. Alright.